So, alright, mga paps, good morning. Welcome to my channel, AR Motovlog. So, another new I-125 from Masalukot Dos, Candelaria, Quezon. So, mga paps, dinay tayo dito sa Chaong, Quezon, ng isa na namang MIUI. So, sawari ko, yung una kong ginawang MIUI 125, na ganito din ang nangyaring connection. So, wala pang 1 month ay bumigay na yung kanilang mini driving light. So, bakit bumigay? Kasi, mga paps, hindi na sila gumamit ng relay, hindi pa sila nag-tap dito sa may positive ng ating battery. So, hindi sila dyan kumuha ng connection. It means, doon sila kumuha ng connection sa ACC bago nilagyan pa nila ng fuse. So, para malinawan tayo, mga paps, yung ating stock na mga wiring or connection or system, lahat ng gumagana sa ating ACC na ilalabas doon ay para lang doon yan sa stock. So, kung ating dadagdagan yan, mga paps, ay mabubugbog yung ating ACC, kasi nga po ay napakaliit ng wire ng ating ACC. So, kailangan natin yan na gumamit tayo dyan ng relay, at doon tayo kukuha doon sa ating main supply ng battery, para kung kahit anumang ilagay nating mini driving light dyan or anumang pailaw, businang malalakas, ay hindi mapipersa yung ating ACC, kasi nga, mga paps, ay para tayong umaago pa na supply dun sa ACC, eh sobrang lakas ng ating mga busina at saka ilaw na ginagamit. So yun lang, mga paps, tara. Paps, nung ating mabuksan. So yan ang kanyang style ng wiring. Pinulupot ay pinulupot. So yan, hindi na nagana yan. Yan ang sinasabi ko, hindi nag-connection sa battery. So yan, mga paps, dito lang sila kumuha sa may ACC. Yan. Binugbog nila ang ACC. Dapat pagkakukuha kayo ng ACC connection, pan-trigger lang sa relay. Hindi po pwedeng gawin nating supply to sa ating ilaw. Kasi po maghahati yung supply sa ating headlight at saka yung supply sa lahat. Sa flasher, sa busina, maghahati yan basta gumana ang inyong mini driving. Kaya ang mangyayari niyan, isa sa dalawa ang bibigay, kung mini driving o ilaw nyo, yung headlight, yung flasher nyo. So yan, eh, tulad ng busina, medyo malakas-lakas. So yan, yan ang maapektuhan, pati yung starting nyo, maapektuhan din yan. So ganyan ang pangyayari nyan. No? Ang ganda po ng wiring nila. Oh. Spaghetting paikot. Masaya ko pa lang sa'yo eh, nangalib na ang buhay ko eh. Same na same. So, re-rewiring natin to, mga paps, kakalusin ko lang to lahat. So yan, paps, oh. Dito nyo lang malalaman talagang dito lang sila sa ACC kumuha, no? Ilagay pa nila ng fuse. Akala nila lalakas yung supply ng mini driving kahit dito lang sila maglagay. So ito ay from Candelaria, Quezon. So dito nagpagawa sa akin. Ako ay taga Chaong, Quezon. So ipakikita ko sa inyo, mga paps, kung paano ang pagkukoneksyon yan. Kailangan natin lagi ay dadaan tayo ng battery. So yan, ito tayo, fuse box, mamodify tayo. So yan, ang aking mga ginagamit, mga idol, Japan. So ito na, mga paps,
nag-extend tayo ng isang wire bago natin lagyan ng terminal pin ng pambattery. At para, kasi may balak din itong palagyan ng loud horn. So, kukoneksyon ulit tayo dito. Lagi tayong kukoneksyon sa positive ng battery. Saka kung maaari mga paps, kahit pa ground, ay dito na rin tayo kukoneksyon sa negative ng battery. Para yung ano, yung supply intact na intact. So yan, gaganyan nyo lang yan. Pag pe-press nyo para mag-lock. So dito, bago natin i-rivet mga paps, lalagyan muna natin ng shrinkable tube para yung ating connection mas maganda, mas intact, malinis. So yan, pipress nyo lang na ganyan yan. Yan po ay kahit hindi nyo nahinangan, okay na yan. Hindi nyo na yan kayang tanggalin bago ipapasok nyo itong shrinkable tube. So yan na mga paps, oh. Diba, ang ganda, malinis tingnan. So ito na mga paps, ganito ang tayo niyan, posisyon. Ito ay positive ng ating battery. Ito ang kukuha na natin, yung number 30 ng relay. So susukatin natin, magbuhat dito sa kanyang U-box, pagagapakin natin sa ilalim papunta doon sa unahan. So gagawa tayo ng medyo mahaba-habang wire. So dalawa ang padadaluhin natin dito. So isang papunta dito from number 30 ng relay bago nga dumating ng battery, fuse muna bago may ginawa tayong terminal pin. So lalagyan din natin ng terminal pin yung ating gagawing negative ground. So yan, mag-extension lang ako ng wire. Kaya pala tinatanong kanina. So paps, ayan, bago tayo mag-extend ng wire, susuot muna natin lagi yung ating shrinkable tube. So ganyan po ang pagbubuhol niyan para nakayakap siya sa bawat isa. Ibig sabihin para bang mag-show tayo ito, hindi pwedeng paghiwalay. At pag naghiwalay, ay yon problema, di ba? Mga idol, maraming kinalalaman. So yan, ganyan yan. Saka natin papasuhin. Lagi po tayo mag-uumpisa lagi sa battery. Tayo magko-connection. Yan na natin lagi isi-secured para hindi natin malimutan. So yan mga paps, so nakakagawa na tayo. Terminal ng positive at terminal ng negative. Naka-shrinkable tube. Bago technique dito, pagka isang kulay ang inyong wire, tatandaan nyo lang mga paps. So ang dulo nito, itong positive, ang gagawin natin ito, itong galing ng fuse, gagawin natin dyan, babalatan na natin para alam na natin yung positive. Kasi ito mga idol ay pasusuotin ko sa insulator. So itong pang negative, hindi na natin tatalukan yung dulo para alam natin kung alin yung negative at positive. So yan. So ito na mga paps. Bukod sa binalutan ko siya ng electric tape, so yan, lalagyan pa din natin ng insulator. Kasi hindi natin masasabi ang panahon, lagi, alam nyo naman ang tendency ng motor, nagbabibrate. So may maaaring mahatak or magasgas, ito ay positive negative to, kaya kailangan to nakasecured. So ayan, papasukin lang natin yung insulator. Pwede na mga paps yung 1-port pagka ganitong ano lang, dalawang wire or apat na wire, kaya pa nito hanggang 6. Okay. So paps, bago tayo mag-connection, so ayan, paliwanag ko uli, ito yung kanyang relay. So dito sa ating relay, boost relay, meron tayo ditong number 30. Ito yung pamunta ng positive ng battery. Yung 86, ito yung kinukuha na natin sa ECC.
doon sa ating supply din yon, galing susian from 30 yon ng battery or 12 volts. So pag nag-on tayo ng ignition switch sa Yamaha, ang kanyang ACC color coding ay pure brown or light brown. So yung 85 nya negative. So itong ang kaiba nitong boss relay, ang kanyang output ay dalawang 87. So pares na output yan, hindi katulad ng ibang relay, katulad dito transparent mga pots. Ito ay may 87A. So ito ang ginagamit ko dun nga sa mga underglow light, yung blinker. So yan, sinasaludohan kita. Hey! Yan. So yan lang natin, madali naman mga pops yan. Tandaan kung alin ang mga bagong connection. So dito, bago ko ibalik mga pops itong socket ng relay, medyo yan, ini-disalign ko ng konti. So bakit ko ginanyan? Para pag binalik natin dito, so mahigpit, talagang kapit na kapit yan. So ganyan mga pop. So ito na mga pops yung ating pinagapang na positive negative na papunta doon ng ating sa battery. So yung kinabitan natin kanina ng fuse. So dito sa ating ano, ito pala tandaan ko. Kasi yung positive para kasi inilagay na natin siya sa ano, insulator. So para hindi tayo mamalito pagka parehas ang kulay, color coding ng wire. So isa tinalupan ko na. It means na positive to. Ito ay negative. So ito positive papunta ng ating battery. Dito natin ito ilalagay sa number 30 ng ating gagamiting horn relay. So dito sa number 85 ang idol ng kanyang relay. So ito yung mulang talop, ito yung negative, ito ay direkta sa ating negative ng battery. So dito na natin to mga pops ko koneksyon. So hindi na muna tayo maglalagay dito ng shrinkable tube dahil meron pa tayong mga negative na ilalagay dito. Tapos yung kanyang number 86 mga pops ay dun tayo kukuha sa kanyang ACC accessories wire. So ito yon. So dun nga sa unang connection, nag-connection nito, yan meron na, pinutol ko lang. So check din natin kung maganda yung pagkaka yun, pagkaka wiring nila doon, pagkakalagay kung naka proper connection. So ayan yun, nasabi ko mga pops, ang ACC ng Yamaha ay kulay brown, pure brown. So check natin, susi lang natin. So naka negative tayo ng alligator. So ayan mga pops, oh. Pag nagsusi tayo, magkakaroon na ng supply. So itong number 86 ng ating relay, dyan natin ilalagay, connection ko lang. Mga idol, sa kanyang mini driving light, gagawin nyo lang yan, babalatan nyo mahaba-haba, pagsasamahan nyo dalawang pula, pagsasamahan nyo dalawang dilaw at dalawang itim. So hanapin nyo lang, matik dito mga idol, yung kanyang itim dito ay sa ating body ground or negative. So yan, kakapitin lang natin yan. Saka yung dalawang dilaw, kakapitin na din natin. So medyo haba-haba nyo ng mga idol yung pagkakatalop nyo ng wire para hindi biting. Kasi medyo may kaliitan ng wire ng mga mini driving. So pag nahila yun ng kaunti, kung hindi maganda ang pagkaka install, pagkaka ball. So dito muna tayo mga pops sa ating domino switch. Yan, may natitira na lang tayong number 87, yung output nga
itong kanyang gitna, hindi na natin ginamit. So pares na output yan. So dito lang tayo muna dumako sa domino switch. Hanapin lang natin dito yung kanyang common. So naka-low. Natawag kagad, laro si Bia sa kanila. Hinay natin. So gumana. Ibig sabihin mga idol, napagana natin. Hindi natin inalis dito yung kanyang kanyang pang test probe nice, ha. So nakuha na natin ang tumunog dito ng beep sound. Ibig sabihin ito ang low. Bago nung dito naman natin, hinay naman natin, dito naman tumunog sa may kulay brown. Pag ganong pangyayari mga paps, ibig sabihin ito yung common. Kasi pagka kayo yung nag-tester na re sa low ay ito ay tumunog, bago sa hindi, hahanapin nyo dyan yung common. So magpapalipat-lipat lang kayo. So dito natin nakuha yung common. At dito natin kakabit yung ating number 87 output. Para masupplyan yung ating domino switch. So lalagyan lang natin ng insulator. Kabit ko lang. So ayan mga paps, naikabit na natin yung output. Ibig sabihin pag nagsusi tayo, magkakaroon na ng supply yung ating domino switch, yung common. So pwede na tayo mag-operate doon ng kanyang high and low. So ito ang nakuha nating low, yung kanyang kulay blue, at ito yung high, yung kulay brown. So dito natin kukuhanin yan. Itong sa ating mini driving light, yan. So 3 wire. Yung kulay black dyan mga paps, kakabit natin dito sa kanyang negative. So isama na din natin dito sa 85, kasi ito mga idol ay negative body ground. So direkta to sa kanyang battery, negative. Hindi tayo nakuha sa chassis or any metal ng ating motor para mas intact yung connection. So dito try natin dito kung ari ang kanyang low, yung dilaw, at titingnan natin kung itong kanyang pula ay puti, gagawin natin pinaka high. So ito lang natitira sa kanyang domino switch, yung brown at saka yung blue. So ito yung nagsisilbing high and low. So dyan natin mababasihan mga paps kung yan ay kung alin dyan yung high and low. So ito na mga paps, na iayos na natin. So ganun lang naman ang mga connection noon. Ganun lang magkabit ng mini driving light. So meron nga siyang balas. So ito pwede nang walang relay. So para mas sigurado tayo, sigurista tayo sa mga ganitong install, naggumamit na din tayo kahit isang relay. So isang relay lang okay na, huwag nyo nang dadalawahin. So yan, yung mapapansin nyo yan, hinugot ko muna at inayos muna natin ng maganda. Kasi yung dating nakakabit dito, pinulupot ng papaganyan. So yan, kakable tayo yan. Bago inayos na rin natin yung kanya sa susian, kasi nahugot na yung ACC, yung supply ng lahat ng panel dashboard. Magalit boom, nakita natin kagad. So yan, nagpalit na rin tayo ng regulator kasi nagka-issue to ng lumobo yung battery. So sa pag-check ko, hindi ko na naipakita sa inyo sa regulator niya, nagana pa, pero sa tingin ko ay hindi na magtatagal kasi nga nagkaroon na rin ng issue ng paglobo ng battery. Ibig sabihin ng mga paps ay meron ng nagiging shorted doon sa kanyang regulator. So hindi ko na lang pinakita sa inyo ang video kasi mas haba pa yung ating video. So ito na lang ating pinakita, yung pagkoconnection, yung proper connection ng ating mga kinabit na mini driving light. So ayan, naka-isolator yan mga idol. So pinagapang natin yan, dumaan yan dito. So yan, naka-isolator yan. Bago, yun, dumaan yan doon. So yan, naka-voltmeter 13.1. So yan, na huwag na kalilimutan gumamit ng fuse pagka kayo mag-i-install. So doon, maging aware kayo kung kayo magpapa-install ng mini driving loud horn or anumang pailaw, huwag kayong papayag na hindi kakabitan ng fuse. Huwag kayong papayag na hindi sila kukuha ng positive supply sa ating battery. Kumari yung positive na nanggagaling doon sa in-install natin mapa mini driving light or loud horn, kailangan positive at negative dito kayo kukuha para intact na intact yung supply. So yun lang, babalik lang natin yung kahat at testingin na. So ito na mga paps, yung finished project na ating install dito sa
MIUI 125. Inayos natin ang connection kasi mali ang connection nila ng mini driving light. So, hindi na natin babanggitin kung saan siya at nagalang natin yung kanilang trabaho. So, dito sa atin dinala sa Chaong from Candelaria, Quezon. So, yan si Jape. So, pabuhay nga ng motor. So, yan. Buhay ng low, baba. Yan, low. Version 5, yung kanyang mini driving light, hindi na natin sasabihin kung anong pangalan at bawal po. Bagway. So, yun lang mga paps, ganyan lang ang pag-install ng mini driving light, basic na basic. Kaya huwag nyo laging pahirapan yung mga customer. Kailangan lagi kayo doon sa battery, kukuha ng supply, huwag po sa ACC. At lahat po yan ay maapektuhan ang inyong headlight, ang inyong cluster, busina, starter, kasi hinahati nun ang supply na nanggagaling ng ACC. Napakalit po ng wire ng ACC natin. Kaya huwag po tayo mag-install na sa mga ACC. So yun lang po mga idol. Maraming salamat and God bless.